Nagbukas ang pelikula kasama ang ating bida na si Dan Chase, siya ay isang dating operatiba ng CIA at veteranong sundalo sa Afghanistan, na ngayon ay nabubuhay na sa simpleng buhay sa loob ng 30 taon. Madalas niyang makita ang kanyang asawa na si Abby na nakaupong nakayuko sa sahig ng banyo. Ang mga pangitain na ito ay parang mga flashback sa panahon na ang kanyang asawa ay nagdurusa sa sakit na kalaunan ay kumitil sa kanyang buhay. Si Dan ay mukhang isang normal na tao kasama ang kanyang dalawang aso na pinangalan ng Dave at Carol. Mayroon din siyang anak na babae na nagngangalang Emily na nakatira sa ibang bayan sa hindi kilalang lokasyon. Kadalasan, nakikipag-ugnayan si Dan kay Emily sa telepono habang naglalaro ng fetch kasama ang kanyang mga aso. Gayunpaman, mayroon siyang kakaibang ugali, dahil inilagay niya sa microwave ang kanyang telepono pagkatapos tapusin ang tawag sa kanyang anak na babae. Isang araw, habang pauwi siya, napansin niya ang isang may-ari ng tindahan na bago sa kanilang lugar. Dahil dito ay naghinala si Dan sa kanya, kaya pagdating niya sa bahay, itinali niya ang isang pares ng mga lata gamit ang isang lubid at isinabad ito sa kanyang pintuan. Nang gabing iyon, natutulog siya na may hawak na baril at flashlight sa tabi ng kanyang kama. Biglang nagising si Dan sa ingay ng mga kaluskos ng lata habang tumatakbo pababa ng hagdan ang kanyang mga aso. Dahan-dahan niyang sinusundan ang mga ito na may hawak na baril. Pagkatapos ay natagpuan ni Dan ang parehong lalaki mula sa tindahan na nakahiga sa sahig na kinagat ng mga aso. Hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki, kaya gumawa siya ng isang bagay na nakakagulat. Pinatay siya ni Dan at pagkatapos ay nilagyan niya ng baril ang kamay ng lalaki para magmukhang may masamang intensyon ang lalaki na pumasok sa kanyang bahay. Pagkatapos ng mahusay na pag-iwas sa pagtatanong ng pulis, nagmaneho siya palayo sa bayan at tinawagan si Emily upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Sa susunod na eksena, ang assistant director ng FBI na si Harold Harper ay nagtatayo ng mga istruktur ng Lego kasama ang kanyang apo. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon matapos malaman na hinihintay pa rin ng kanyang apo ang pag-uwi ng kanyang mga magulang. Ito ay humahantong sa kanyang pag-iyak sa banyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag mula sa ahente ng CIA na si Raymond Waters na gustong makipag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang isa sa mga lumang kaso ni Harold tungkol sa isang ahente na nagngangalang Dan Chase na nawala sa aksyon noong 1987 ay tila muling lumitaw. Inutusan si Waters na alamin kung buhay pa ang ahente at kung gayon, kunin siya. Sinisikap ni Harold na tiyakin sa kanya na ang kaso tungkol kay Dan ay nalutas na, gayunpaman, halatang may malapit na relasyon si Harold kay Dan, kaya naman gusto ng CIA na muling buksan ang kaso. Samantala, huminto si Dan sa isang malapit na kafe, pagkatapos makaramdam ng kasiyahan na naglagay siya ng sapat na distansya sa pagitan niya at ng bayan. Tumawag siya sa isang lalaki na nagtatanong tungkol sa isang bahay na tila isa pang ari-arian na pag-aari niya sa ilalim ng peking pangalan na Dixon. Pagkatapos ay inutusan niya ang lalaki na magdala ng mga grocery at linisin ang silid bago ibinaba ang tawag. Maya-maya, bumaling ang mga mata ni Dan sa isang babaeng nakaupong mag-isa sa isang sulok na mesa, na nagdadala ng mga alaala sa kanyang nakaraan. Sa flashback, tinalakay ng isang nakababatang Dan kay Abby ang ideya ng paglikha ng mga bagong pagkakakilanlan at magsasama sila sa underground bilang mag-asawa. Sa kasalukuyan, nakatanggap si Dan ng isa pang tawag sa telepono sa kanyang burner phone. Ang tawag ay mula kay Harold na tila alam ang tungkol sa kanyang lokasyon. Inalertuhan niya si Dan sa transponder na nakakabit sa likurang gulong ng kanyang sasakyan, at ipinaalam sa kanya na mayroon siyang 3 minuto bago dumating ang isang cavalry ng mga ahente ng FBI upang kunin siya. Naalarma, agad na umalis si Dan sa kafe at tumawag muli. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman na naging malapit sina Harold at Dan noon. Ilang dekada na ang nakalipas, nagtulungan sila sa isang mapanganib na misyon sa Afghanistan. Inihayag ni Harold na inutusan siyang tulungan ang FBI sa paghuli kay Dan dahil gusto ni Fars Hamzad na tapusin ang isang naudlot na kaso. Si Fars ay isang Afghan warlord na nakikipaglaban sa mga tropang Ruso noong parehong nagtatrabaho sina Dan at Harold sa Afghanistan para sa pamahalaan ng US. Pagkatapos ng digmaan, nagsimulang magtrabaho si Fars para sa FBI at lumipat sa US. Malaki na ang impluensya niya ngayon sa loob ng FBI, gayunpaman, hindi malinaw kung bakit niya hinahabol si Dan na bigo at nagagalit. Tinawagan ni Dan si Emily at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kamakailang pag-unlad mula sa kanilang pag-uusap.
Napag-alaman na mayroon siyang malabong ideya tungkol sa trabaho ng kanyang ama. Kasunod ng tawag sa telepono, nawala si Dan sa landas at sadyang itinapon ang transponder sa gilid ng isang service road, umaasang tambangan ang mga ahente na sumusunod sa kanya. Di nagtagal, nahanap ng FBI cavalry ang transponder. Biglang pinaandar ni Dan ang kanyang SUV at binangga ang kanilang sasakyan sa gilid. Matapos patayin ang halos lahat ng miyembro ng FBI cavalry, nakaharap niya ang huling natitirang ahente. Sa kasamaang palad, hindi niya madaig ang opisyal at kalaunan ay nahuli siya. Siya ay nakaposas at inilagay sa likur ang upuan, ngunit habang sila ay nagmamaneho, ang mga aso ni Dan ay nagsimulang sumunod sa kotse. Pagkatapos ay tinawagan ng ahente si Waters na nagsasabi sa kanya na ang target ay nahuli na, ngunit bago pa niya may hayag ang higit pa, nakakuha muli si Dan ng ilang lakas at sinipa siya sa ulo. Nagiging sanhi ito ng pagka-aksidente sa kotse dahil hindi na ito makontrol. Dumating ang mga aso ni Dan sa pinangyarihan at brutal na pinatay ang ahente. Sa resulta, hinihila ni Dan ang kanyang sarili mula sa paningin ng aksidente. Pagkatapos ay tinawagan niya si Harold at binalaan siya na kung may aatake pang ahente sa kanya, ilalagay niya sila sa mga body bag. Sa isang flashback, isang batang bersyon ni Harold ang nakatayo sa gitna ng isang disyerto. Hindi nagtagal, isang batang Dan ang lumapit sa kanya sakay ng kabayo. Mula sa kanilang pag-uusap, malinaw na gustong tumulong ni Dan sa isang sekta ng mga revolusyonaryong Afghan na lumalaban sa mga Ruso. Gayunpaman, nananatiling hindi kumbinsido si Harold tungkol dito dahil mukhang hindi maganda ang impormasyon ng US intelligence tungkol sa grupo. Gayunpaman, sumasang-ayon siyang tulungan si Dan sa isang kondisyon kung malalaman ng sino man ang ginagawa ni Dan, hindi magdadalawang isip ang gobyerno na magpadala ng killer para patayin siya. Ang eksenang ito ay lumipat sa kasalukuyan kung saan ang mas matandang si Harold ay nasa lugar ng banggaan ng sasakyan kung saan pinatay ni Dan ang ilang ahente ng FBI. Samantala, iniwan ni Dan ang kanyang nasirang kotse sa isang bakanteng garahe at inipon ang kanyang mga gamit sa isang bag. Pagkatapos ay nagmamaneho siya palayo gamit ang isang bagong kotse patungo sa ibang lokasyon kaysa sa nauna niyang pinlano. Sa pagdating sa lokasyon, nagrente siya ng bahay sa isang regular na kapitbahayan sa ilalim ng peking pangalan na Peter Caldwell. Maya-maya, pumasok si Dan sa bahay sa tulong ng isang susi na nakatago sa ibaba ng doormat. Napansin siya ng pulis na si Zoe at dumating sa lugar. Siya ay nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan upang suriin kung siya ay isang nanghihimasok. Gayunpaman, ipinakilala ni Dan ang kanyang sarili bilang Peter Caldwell. Naghihinala si Zoe dahil maraming pasa ang mukha nito. Higit pa rito, nang makita ang kanyang dalawang aso, hiniling niya sa kanya na umalis dahil lumalabag siya sa patakaran ng property na dapat walang alagang hayop ang makapasok. Samantala, bumaba si Harold mula sa isang eroplano at nagmaneho hanggang sa mansyon ng kanyang kaibigang si Morgan Boat. Gusto niyang malaman kung bakit nagpa siya si Fars Hamzad na muling buksan ang kaso pagkatapos ng maraming taon. Napag-alaman na si Boat ay naging tagapayo kina Harold at Dan noong mga kabataan nila sa CIA. Siya rin ay naging napaka-kritikal sa mga aksyon ng duo sa Afghanistan. Ibinunyag ni Boat na si Fars ay may mga koneksyon na ngayon sa US State Department na ginagamit niya bilang pamamaraan para mahuli si Dan upang siya ay makapaghiganti. Bagamat hindi na nagsabi si Boat ng mga karagdagang impormasyon, malinaw na personal ang isyu sa pagitan ni na Fars at Dan. Pagkatapos ay binigyan niya si Harold ng numero ng telepono ng isang asasin na nagngangalang Julian, ngunit binalaan niya si Harold na gamitin lamang ito kapag wala ng ibang opsyon. Sa ibang lugar, sinubukan ni Dan, na ngayon ay gumagamit ng pangalang Peter, na kunin si Zoe sa kanyang mabuting panig sa pamamagitan ng pagluluto ng pagkain para sa kanya. Sa kalaunan ay hinayaan niya itong manatili sa apartment sa kondisyon na babayaran niya ang kanyang dalawang buwan na rente ng mas maaga. Nakikita ito ng ating bida bilang isang win-win situation kaya malugod siyang pumayag. Samantala, bumalik si Harold sa kanyang opisina at inutusan ang kanyang mga ahente na makipag-usap sa kanya. Doon, ang kanyang protege na si Angela, ay nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa pabalik sa opisina pagkatapos na magdusya sa pagkawala ng kanyang anak na lalaki at manugang na babae. Ngunit inutusan siya ni Harold na ihinto ang pag-aalala tungkol sa kanya, at pagkatapos ay kinuha siya at ang isa pang ahente upang hanapin ang kinaroroonan ng anak ni Dan.
Sa nakaraan, walang kaalam-alam si Harold na may anak si Dan hanggang sa naibunyag ni Dan ang impormasyon habang sila ay nag-uusap. Nang maglaon, sinubukan ni Agent Waters na linlangin si Angela upang ibunyag ang mga motibasyon ni Harold. Ibinunyag niya na ang Afghan warlord na si Fars Hamzad ay ginawang mas mabigat ang kanyang sarili dahil sa presensya ng kanyang kanang kamay, isang assassin na responsable sa pagpatay sa 12-12 ng mga target na Ruso. Naniniwala si Waters sa mga chismis na maaaring si Dan Chase ang lalaking ito. Nang tanungin ni Angela kung ano ang kinalaman nito sa kanyang tagapagturo, ipinaalam sa kanya ni Waters na si Harold ang pinuno ng istasyon doon, na nangangasiwa sa suporta ng CIA sa lugar. Malaki ang paniniwala niya na sinuportahan ni Harold si Dan. Bagamat bago ang impormasyon para kay Angela, tumanggi siyang tumalikod sa kanyang boss. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Waters na kung makakakuha siya ng higit pang mga impormasyon, tatalikuran rin niya si Harold. Sa ibang lugar, nakikita naming magkasama si Dan at Zoe sa bahay ni Zoe. Gayunpaman, napapanaginipan muli ni Dan si Abby kung saan kinukutsa niya ito na natatakot itong mag-move on at maghanap ng ibang partner. Sa sandaling magising si Dan kinaumagahan, sinimulan niyang iimpake ang kanyang mga bag, nagpas siyang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nang magpaalam siya kay Zoe, nakita niyang naguguluhan ito at emosyonal. Ibinunyag ni Zoe na ang kanyang anak ay hindi pinayagang pumasok sa paaralan para sa mga pagsusulit dahil ang kanyang matrikula ay hindi pa nababayaran. Nang suriin ni Zoe ang kanyang bank account, nalaman niyang na-overdraw ito ng $41 na naging sanhi ng pagtalbog ng kanyang tseke. Sinabi niya na ito ay kagagawa ng kanyang asawa upang hindi siya makapagbigay ng sustento sa kanyang anak. Nag-aalok si Dan na siya na ang magbabayad ngunit tinanggihan siya ni Zoe. Hindi napigilan, nilinis niya ang basag na baso sa sahig at pagkatapos ay nagsimulang magluto ng pagkain. Pagkatapos ay lumapit si Zoe sa kanya at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Sa opisina ng FBI, ipinaalam ng isang opisyal kay Harold na ang anak ni Dan na si Emily Chase ay nagpakamatay noong 2003. Ang impormasyong ito ay nag-iwan kay Harold na nabigla, gayunpaman, hindi nagtagal ay sinabihan siya ni Angela at ipinahayag niya na sinabi sa kanya ni Agent Waters ang tungkol kay Fars Hamzad. Tinanong niya kung totoo ba ang mga chismis. Bilang tugon, sinubukan ni Harold na ilihis ang tanong sa pamamagitan ng pagsasabing walang sino man ang may anumang sagot para dito. Nang gabing iyon sa isang parking lot, tinawagan ni Harold si Julian, ang assassin na inirerekomenda sa kanya ni Morgan Boat. Inutusan niya siyang hanapin si Dan sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Zoe at ibinigay sa kanya ang address ngunit binalaan din niya ito na mapanganib si Dan at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinahayag na nakuha ni Harold ang impormasyong ito tungkol sa kinaroroonan ni Dan sa pamamagitan ng isang larawang nakuna ng hindi kilalang pinagmulan. Ang isang flashback sequence ay nagdedetalye ng pakikipagkitin ni Dan sa misteryosong si Fars Hamzad. Habang nagpapasalamat sa kanyang tulong, nananatiling hindi sigurado si Fars Hamzad sa kanyang mga motibasyon sa pagsali sa kanilang layunin. Sinisikap ni Dan na kumbunsihin si Fars Hamzad na payagan siyang suportahan ang kanilang layunin at labanan ang mga Ruso, gayunpaman, iginiit ni Fars Hamzad na hindi sapat ang kanyang pag-aproba, at dapat ding kumbunsihin ni Dan ang kanyang asawang si Balor. Maya-maya pa, pumasok sa kampo ang kamal na sinasakyan ng kanyang asawa kung saan nakasunod ang dalawang lalaki na nakasakay ng kabayo na nagbabantay sa asawa ni Fars Hamzad. Habang tinanggal niya ang tela na nakabalot sa kanyang mukha, nalaman na si Balor ay walang iba kundi ang magiging asawa ni Dan na si Abby. Lumipas ang mga buwan, nagmahalan ang dalawa at nagplanong tumakas sa tulong ni Harold. Matapos magtagumpay ang kanilang pagtakas, pinalitan ni Balor ang kanyang pangalan bilang si Abby at namumuhay ng isang simpleng buhay kasama si Dan. Ito marahil ang dahilan kung bakit hinahanap ni Fars Hamzad si Dan. Sa kasalukuyan, naghanda si Dan na iwan si Zoe at magtungo sa Montana. Inihayag niya kung paano siya naging bahagi ng isang digmaan na hindi pinagtibay ng gobyerno ng US. Nang hindi nagdetalye, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may ginawa siyang seryosong bagay na ngayon ay naglagay sa kanya sa masamang libro ng maraming tao. Sinusubukan din niyang kumbunsihin si Zoe na sumama sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may tumawag kay Emily. Sa surprise ni Dan, hiniling niyang makausap si Zoe. Pagod na kinuha ni Zoe ang telepono at nakinig habang sinusubukang ipaliwanag ni Emily kung bakit hindi niya dapat pagkatiwalaan si Dan.
Mabilis na lumipat ang eksena sa isang parking lot kung saan nabunyag ang boses ni Emily. Sa isang nakakagulat na twist, nalaman namin na si Emily ay walang iba kundi ang protege ni Harold na si Angela. Lumalabas na walang ideya si Harold na ang kanyang protege ay talagang anak ni Dan Chase. Samantala, si Emily ay nagtatrabaho para sa FBI sa ilalim ng peking pagkakakilanlan bilang si Angela. Bumalik sa bahay ni Zoe, galit siya sa pagsisinungaling ni Dan sa kanya. Nasasaktan, hinihiling niya na umalis siya. Sa oras na siya ay matapos mula sa isang gawain, pagkatapos ay lumakad siya palabas ng bahay, at umiiyak na lamang. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay natigil nang may biglang umaalingaungaw na tunog sa labas ng kanyang bahay. Nakita niya ang mga aso sa kotse ni Dan na nasa sabik at sinusubukang lumabas. Habang naglalakad siya palapit sa kotse, napansin niya si Dan na nakikipaglaban-laban sa isang nanghihimasok na nakapasok sa kanyang bahay. Napag-alaman na ang umatake ay si Julian, na nagawang patumbahin si Dan pagkatapos ng matinding laban. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon, pinalaya ni Zoe ang mga aso, na pagkatapos ay agad na inatake si Julian. Kinagat siya ng mga aso habang siya ay bumagsak sa sahig hanggang sa nakatayo si Dan at binaril si Julian gamit ang silencer. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang drone ng CIA at sinusubukang i-map out ang buong lugar. Bilang tugon dito, inayos ni Dan ang kanyang sniper rifle at pinaputukan ang drone nang hindi pinagpapawisan. Sa flashback, makikita natin ang isang binata na si Dan na sinusubukang kumbunsihin si Balor tungkol sa kanyang mga motibasyon. Gayunpaman, nanatili siyang nag-aalinlangan, hindi pa rin kumbinsido kung paano siya magiging kapakipakinabang sa kanilang layunin. Pagkatapos ay isiniwalat ni Balor na ang kanyang pananaw sa mga Amerikano ay nagbago mula sa mga mukha ng pag-asa ng mga kabataan tungo sa mga tuso na burokrate ng CIA. Para sa kanya, ang mga Amerikano ay may dalawang uri, ang una ay ang mga walang buwang na handang mangako sa anumang layunin upang mapahusay ito, at ang pangalawa ay ang mga pragmatiko na halimaw na hihinto sa wala upang makamit ang kanilang layunin, kahit na kailangan pa nilang gumawa ng karahasan. Sa ngayon, hindi niya matukoy kung alin sa dalawang uri ng Amerikano si Dan. Sa kasalukuyan, nagmamaneho si Dan ng kotse sa isang liblib na lugar. Gayunpaman, huminto siya upang tingnan ang isang bagay sa kanyang trunk at biglang naging itim ang lumabas sa eksena. Bagamat hindi ito direktang ipinakita sa eksena, nalaman namin na ang nasa trunk ng sasakyan ay si Zoe. Ginagawa niya ito para panatilihing ligtas si Zoe sa anumang bagay na mangyayari. Alam na ng CIA ang kanyang lokasyon, at sa gayon ay nasa panganib na ang buhay ni Zoe. Sa kabilang banda, nawawala rin ang katawan ni Julian sa loob ng bahay. Nangangahulugan ito na ang assassin ay nabubuhay pa, na determinadong tapusin ang kanyang trabaho para sa kanyang reputasyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.